natin. Sabi nila, pampaswerte ang sinasalubong ang bagong taon ng mga Chinese. Correct. Kasi yan ang pinakamatandang sibilisasyon sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Yes. Lagi sinasalubong yan ng maraming fireworks talaga. At saka may mga dragon dance. At saka yung kainan. Hindi, yung ginastos mo ng New Year, pambawi mo ng pag-attract ng pambawing kayamanan daw. Chinese New Year. Kaya nagtataka ako, bakit parang walang respeto itong si Alex Calera? Ang shorts! Sandali. Lalaki, nag-short question nyo. Oh. Talaga ba? At di ba nag-short hair din siya, oh? Short hair? Bago rin ang hairdo ni Kaka. Yes! Close up, please. Ako na tinanong ko nga kay Kakay. I love it, Kakay. Kakay, nice hairdo. Di ba sabi nila, pag ang babae drastically nagpapa-haircut ng ganyan, may pinagdadaanan. Ay, hindi naman totoo yan. Hindi ba yung totoo? Kasi nagagalo na ba, Beshi? Hindi, gusto ko na talaga, 2021 pa lang, pero hindi pwede required kasi na mahaba ang buhok sa isang show. So, may continuity. Hindi ko siya nagawa ng buong taon. So, eto na, 2023 na, magpawago pa. Ay, bagay sa'yo, bagay. Pero i-add ko lang, Corina, tama yung ginawa mo na nagpagupit ka bago mag-Chinese New Year. Gusto nila talaga na nagpapagupit ka, maski na konti, bago magbagong taon. Sabi nila, pati pagupit ng kuko, paglinis ng bahay, pagtawas, diba? Okay, para ma-improve ang ating quality of life, kailangan meron tayong good energy na tinatawag, at para magkaroon ka ng good energy, kailangan mong matutunan o i-practice ang feng shui. Sa Pilipinas, kailan ba natutong mag-feng shui ang mga Pinoy? Talaga bang may swerte itong dala sa buhay at kabuhayan? Panoorin natin ito. Hangin at tubig o feng shui, dalawang pinakamalakas at maganda na natural na enerhiya o chi, na sinasabing babalanse sa ating buhay at paligid at magbibigay ng positibong resulta sa ating negosyo, trabaho, mabuting kalusugan, pamilya at kahit love life. Bukod sa pamahiin, ang feng shui ay isa sa nagiging gabay natin sa mga desisyon sa buhay. Ang kasaysayan ng feng shui ay nagmula sa bansang China. The practice of the feng shui or the history of the feng shui started way back ago, let's say more than 3,000 to 5,000 years of practicing. Ginagamit yung feng shui is more on yung sa mga dynasty, especially yung popular na ginagamit ni Qianlong, Emperor Qianlong. So during the dynasty niya or the management niya, maganda yung flow ng energy niya. Actually, not really the paniwala. It's more on the practice, how we apply because of the good effect. Ang mga sinaunang Chino, kahit noon pa ay kumukonsulta sa pagpapatayo ng kanilang bahay o negosyo sa mga feng shui master o dalubhasa. Mula sa pagtatayuan nito, ano ang nasa paligid at swerteng direksyon? Pag hindi ito effective, then change nila. Then kuha na naman siya na another technique or skills na how to make it more better. Kaya maganda rin yung feng shui sa life nila. Especially, marami silang ina-apply na method, yung mga five elements. And also, they use the compass kung check nila yung mga directions, kung saan magagaling yung hangin. At saka, ang feng shui naman, meron siyang timing. So, every 20 years, it changed the energy. So, sometimes mapansin mo, may year sila, kung bigla sila mag-boom, bigla sila maglalaylo. Sa Pilipinas, 1990s daw na mag-umpisa magka-interest ang mga Pilipino sa feng shui. Ito ay simula na maging guest ng aking mami na editor, columnist at TV host na si Julie Abdasa, ang feng shui expert na si Paul Lau mula sa Hong Kong. Maraming Pinoy ang sinundan ang payo ni Lau. At sa pagdaan ng panahon, marami ng feng shui expert ang nagsulputan. At yung iba kung minsan ay mahirap paniwalaan at mapapagastos ka pa daw na malaki. Ayon yan sa Chinoy na si Ivan Mandy. May pumapasok na showbiz. Diba? Yung medyo nag-iiba yung ibig sabihin kasi nga para makabenta yung mga tao. So, minsan, mas marami yung lumalabas yung pagka-showbiz. Kaya minsan, hindi mo alam kung totoo o hindi. Kasi sa akin naman, ano lang naman yan, walang basagan ng trip. Diba? Kung palagay mo,
bibigyan siya ng ginhawa, gawin mo. Payo nga ni Ivan, magsaliksik muna bago sundin ang payo ng Feng Shui expert para hindi tayo maloko. Paniniwalaan ba natin ang Feng Shui? Gastos lang ba ito? Pag-usapan natin yan dito sa TikToks. Sabi nila, kailangan marami kang nasa mesa mo sa New Year's Eve. Correct. Sa Eve. O, ayan yung meron kang pera-pera. Ayan. Pera-pera coins. Pera. Fake na coins. Yan. Flowers, fresh flowers. Tapos, kailangan meron kang yellow paper. Na mamaya, paliwanag mo pati anong isusulat dyan. Sulat natin dyan. Meron tayong... Incenso. Oh, so, isa-isahin natin yan. So, lahat ito, nag-a-attract daw ito ng swerte. Pero ang higit sa lahat ay ang tikoy! I love tikoy! Maraming asukal. Ang tikoy, Corina, dapat yan dahil malagkit, parang it symbolizes para yung pamilya mo, magkakasama kayo parati. Tsaka matamis, o dikit-dikit. Ah, ganun ba yun? Yes, that's what it's supposed to symbolize. Hindi ba pera? No, the tikoy is more sticky kasi ano eh, para nga yung pamilya mo will always be together. Ah, ayan. Okay. Uh-oh. So para together tayo, ubusin mo lahat ito. Pero may waga. May waga ang tikoy, no? Bakit? Okay. Ngayon na siya lumalabas sa panahon na to. Tapos, alam mo, tapos bilang mag-fade lang siya sa background. Seasonal alam, siya. Seasonal. Thank you. Kasi, alam mo, matanggap mo yun ng June? Magtatawa kayo. Pwede may tikoy ka pa ng June? Ayan, thank you. Yung si Pati yun. Oh. Parang, yes, oh. Pero alam mo, yung tikoy kasi, masarap ito pag, ano, konting egg, di ba? Tapos, ligyan mo ng konting butter, tapos ipiprito mo ito. Sarap. Tapos mas gusto ko to ito pag mainit na mainit. Oh, para yung medyo yung natutunaw yung tikoy, di ba, sa loob. Alam mo talaga gawa to? Flour, sugar, egg, I guess. Lasang-lasang egg. Ayan. O, hindi ba? So maraming mga paniniwala talaga pagdating ng mga ritual bago ang Chinese New Year. Ito ang mga ritual ko. Kailangan malinis ang bahay. Mm-hmm. Pagkalinis ng bahay, lahat ng mga kurtina, nilabhan, nag-vacuum cleaner, nag-antiseptic. Pagkatapos nun, bubudburan ko ng asin ang buong bahay, pati banyo, pagtanggal ng negativity. Overnight yon. Tapos, wawalisin ko palabas. Okay. Tapos, tsaka ako mag-iinsenso. Try tapos, ko nga yan. Tapos, yun ang ginagawa ko para malinis yung bahay. Ako naman, ito yung aking ano Chinese New Year's Eve ritual. I will set the table, your finest china, silverware, crystal, whatever. Then in the center you put fresh fruits, coins, fresh flowers, 'di ba? Yung 12 na mga bilog-bilog na mga prutas. Tapos yun nga, kagaya ni Corina, malinis dapat yung bahay. And then, dapat sana bagong tsinelas, bagong underwear, at bagong pantulog. Para sasalubungin mo ang bagong taon na bagong suot mo. Para rin ano, New Year. Para New Year. Ang tanong ko, paano kung wala kang Chinese blood, kung pure Filipino ka? Okay nothing lang ba lose, na maniwala sa feng shui? I think so. Nothing kasi re-reverse mo rin eh. Kung Chinese ka naman, ano ba, pwede ka ba magbagong taon na January 1? Di ba? Ano yun? Ako, ano sa akin eh? Ginagawa ko sa New Year, ginagawa ko rin sa ano, para Chinese sigurado. Yes. May naman Pinoy eh. Uh-oh. Wala nang mawawala kung gagawin mo. Di ba? Katulad nun. Yung pagkain, tama yan. Nagluluto, ano, tapos bago lahat yung mga... yung mga bagay. Tapos pinapa-full tank ko yung kotse. Ay, para full tank daw. Pinapalinis ko kasi that para malinis. That makes sense. Yes, yes. Tapos yung bilog-bilog, 13. Ah, 13 para sa'yo. May 13-month pay. Ah! Empleyado kami, Pat. Ano, Pat, empleyado kami. Ay, dadag ko rin. Yung pagkain, ang gusto nila, aside from yung mga malalagkit na matatamis, yung isda na buo, yes. Di ba, prosperity yon. Wow. Tapos, or suckling pig, kasi nga, masagana ang baboy. Ang ayaw na ayaw ng lola ko, wag daw manok, kasi kahit isang kahit, isang tuka. Ano ba yan? Ang dami-dami naman, nakakalito. Eh, it's not after a while you get used to it, it becomes a ritual eh. So every year, alam mo na yon. Naku, pagka yung chicken, yung unta talagang ginagano. Ba't kumain ka ng chicken? Pero ano ba ngayon? Year of the Water Rabbit. Oh, it's supposed to be a good, calm year. Yun ang sinabi nila. Oh, ano ba raw lucky ngayon na color? Pag naka-red ka daw, to be lucky, it has to be activated by gold. Oh! Ay, sandali! Sandali! Ayan! Activated gold. Marami naman akong
gold. Oo. Marami kang ginto. Alahera yan eh. Oo. Maarito si Tikoy. Masarap yung Tikoy. Gusto nyo bang malaman yung kapalaran ngayon 2023? Kakalamin natin sa ating Pulso Expert. Magkabalik na ang... Alam mo? Tikto! Wala ka talaga respeto. Sasalita ka ng puno ang kailangan mo. Kailangan ng ano eh. Matamis at malagkit, yan ang Tikoy. Parating sold out tuwing Chinese New Year. Anumang klase ng Tikoy ang iyahain, may flavor man o wala, paniguradong buong taong karaw didikitan ng swerte. Simbolo ito ng mas matibay na relasyon ng mga miyembro ng pamilya. Sa Chinese New Year, no, importante dyan yung mga pagkain na nagsisimbolo ng luck, ng harmony, no, ng sweetness na sa isa't isa. Siyempre, hindi mawawala dyan yung Tikoy. Ang pag-alsa naman ito, sumisimbolo raw sa magandang kabuhayan. Pero saan nga ba galing ang Tikoy? Tradisyonal na pangimaga sa China ang Tikoy o Nian Gao na sounds like year at going up. Simbolo raw ito ng mas maunlad na taon. Gawa ito sa malagkit na bigas, asukal at itlog. Dito sa Binondo, hindi ka mauubusan ng pagpipilian. Tulad na lang sa Eng Bitin kung saan higit 15 flavor ng Tikoy ang meron. At hindi lamang sa Binondo makakabili ng Tikoy. Ang factory nito sa Quezon City, may higit 10 na gumagawa ng Tikoy. Umaabot daw sa 25,000 boxes ang nabibenta nila tuwing Chinese New Year. This is offered to the gods. What they say is they offer this para the god who will report things about you is stuffed with Tikoy. Tapos hindi siya makakasalita ng mga bad things about you. But that's a kwento from before. But now we really offer this for prosperity because it's sweet. It's a sweet cake made of glutinous rice. So sticky kasi siya eh. So it sticks the family together. It sticks everyone together. Ang tindahan ito naman sa Laloma, Quezon City, may higit 5 dekada na ang nagtitinda ng Tikoy. We also have our hand-painted fish Tikoy. So itong fish Tikoy na to, it's very special kasi each one is hand-painted. Tapos, when you take it out of the box talaga, it's pretty. Hindi siya yung parang nilalagyan lang may kulay. We also have your gold bar Tikoy. So mukha din siyang pera. Yon, it's pineapple flavor naman. We also have one which you call the mini Tikoy na merong hook, which is luck in Chinese na character na kalagay. Simple lang naman lutuin ang Tikoy. Iwain ito sa maliit na piraso, isausaw sa itlog at iprito. Pero sabi na isang feng shui expert, kapag daw minamalas ang kapatid o kaibigan mo, bigyan mo ng Tikoy. Totoo ba? Pag-usapan natin yan dito sa TikTok. Balak mo talaga kumain the whole show. Ang dami talagang mga paniniwala tungkol sa pagsalubong sa Chinese New Year at kung ano pang ibig sabihin ng Year of the Water Rabbit. Para bigyan tayo ng hindi lang chismis ng mga Pinoy sa isa't isa, na ito po yung mga dapat daw talagang tandaan ayon sa isang eksperto, Year of the Water Rabbit. Makakasama po natin ngayon, feng shui expert and tarot card reader, Madam Cathy De Castro! Magandang araw po sa inyong lahat. Yes. At happy Chinese New Year para sa lahat. Una po, ako ang Diyos muna at ako po'y gabay lamang sa lahat. Ngayon hong taon na to na ang papasok na Water Rabbit, ang una ho nating tandaan ngayong taon na to, ang rabbit ay nasa sikatan ng araw, kung tawagin ay East Area. Nandito po ang sakit. Kaya't kailangan pong i-cure natin ito. Sa East Area po, pag ang pintuan nyo, maglagay po kayo ng wind chime o kahit na ano pong bell. Or para naman po makatipid kayo, maari po tayong kumuha ng lata. Pinturahan po natin ito ng pula. Lagyan po natin ito ng 5 bato upang makatipid at ilagay sa East Area. Ang isa pa pong napakabisa para hindi na po tayo gumastos, kung ito naman po ay natapat ng bintana, maari po tayong maglagay ng pulang kurtina. At sa mga Year of the Rabbit, 1951,
1963, 75, 87, 99, 2011. Yeah, mahal. Maaari. 1943. Ano ka na ba? 72 ako. 72? Ayaw magsalita ni Pao. Okay. Ma'am Corina, kailangan na ang mga Year of the Rabbit ay bumili ng pulang underwear. Pulang? Yes! Mapalalaki, mapababae, para maalis ang sakit. Pulang underwear. Pwede na itong isuot sa January 22, pero as much as possible, whole year talaga. Kasi ito ay isang proteksyon. Madam, paano kung mapula naman? Eh, ibang klase naman ho yun. Oh my God! Culture! Okay. Aside mo sa pulang underwear, ano pa yung maswerteng kulay na isuot niyo? Talaga pong green at saka green. Yung pong tinatawag na magenta, na ma-orange, na ma-pink. Pero sa larangan po ng pag-ibig, ay napakaswerte po ng Year of the Rabbit this year. Uso rin po ang kaliwa. Sabi na. Paano pag Year of the Snake? Ay, usually ang snake ngayon is pagbawi, pagbabalik ng mga pera. Ingat lang man po sa mga tinatawag na naiinggit, pero sa kaganapan ng daing rewards. Wow. Yung mga nakaraan na pinaplano mo o binabalak mo, maari mo nang buksan. Pero maari tayong maglagay sa southeast ng potted plants. At the same time, ito yung tinatawag na maliit na timba kung talagang medyo ang away sa pamilya o from the business. Ito pong asul na timba, maaari po natin itong lagyan ng 3/4 na tubig para hindi po tayo gumastos. 4 na tasang rock salt at pwede po nating haluin ito ng om ahum, hum hum. Ito po ay mga sacred languages that remove all the obstacles. O ika nga ho om ahum para suwerte. In general, yung Year of the Water Rabbit, magandang taon ba yan para sa mga Pilipino? Definitely, ito ay parang magbabalik na ang sigla. Pagbawi na to. Sino yung mga hindi pwedeng magano ngayon, magsama ngayon? Sino dapat na mag-iwasan ngayon? Ang Year of the Dog at saka yung tinatawag na pig is number 5, Miss Fortune Star. At gusto kong malaman nyo na, yung dalawa naman na yung kahit Miss Fortune, wow. Hitik ang pera. Sa dog at pig, yes. Hitik ang pera. Nasa kanila ang money. Pero ano yung maswerteng mga signs naman? Kung yung dog at saka pig ang hindi maswerte, masyado maswerte ngayong taon, ano yung maswerte naman? Ang Year of the Horse. Horse? From the south area, ang number nyo ay wealth area. Pero regular check-up, please. Regular check-up. Okay. The north is rat. Rat. You're the rat. Ito na ang pagkakataon, prosperity night. Rat! They are... Ano daw? Ikaw? Rat. Hindi rat ang horse. Hindi, rat ang horse. From the north. From the north. Swerte, pati. Pero... Tala na nagsasabi ko, kontay mo pa. Bawal magpa-construction ang year of the rat. Ay, huwag ka magpapatayo. Kasi may kabrasong 3 killings. Ano ang kailangan dito? Pwede namang infinity, wind chime, or yung tinatawag na Poodogs, nakaharap sa north. Mag-ingat lamang po sa aksidente at regular check-up. Sa rat yan? Yes. Ako po, pwede po ba? Sa horse. Mag-order ba sa Lazada yan? Sa pwede na. Pwede, lahat. Lahat yan, ha? Ayun, tinatanong ko kasi ano? Kasi syempre, di ba, may mga goals nga tayo every New Year. So, tinatanong ko kung pwede bang magbumili ng, kasi may mga ganyan bawal kang bumili ng property ngayon yes. Di ba? Definitely. Pwede ako. Pwede ka. Kasi kahit wala pa akong pambili, kiniklaim ko na. Okay ba? Madam, okay ba magpakasal ngayon? Okay ba magpakasal ngayon? Pwede. Madam, ano naman ang kailangan gawin para maging lucky in love this year? Usually kasi, ang lucky in love nasa losyo, nasa gitna ng bahay, nasa gitna ng lugar, romance, travel, scholastic, academics. Usually naman, pagka nai-in love, ay maging matapat para kahit papano, maging happy. Alam mo, kung gusto mo maka-attract talaga ng love, una, maligo ka araw-araw. Yes. Kasi mahirap naman yung andami mo sinasabit sa bahay mo, tapos mabantot ka naman. Paano ka lalapitan ng love? At pagligo mo, pulang underwear ang suot. Yes. Tapos hindi ba, Kati, so ang sipag mo nga, ang sama naman ng ugali mo. Wala din. Maganda nga ugali mo, tamad ka naman, hindi ka talaga kakatay. Usually, ang isang sekreto, kailangan magpabango. Pag mabango, magandang aura, lumalapit ang grasya. Madam Kati, yung mga suot namin, kami ni Corina, mahilig sa mga ganyan, mga beads. Sa year ng rabbit,
ano ang marerecommend mo na suotin? Or depende yun sa sign mo. Okay, the rabbit from this year, 2023, kailangan may pulang ang underwear eh. At saka as much as possible, naka-red ka. Para kasi Taiso, huwag nakatutok sa'yo ang haring araw. Para hindi ka tamaan. Okay. At kailangan take care kasi nga naka-sickness energy. At the same time, pwede silang magsuot ng mga red beads. Red beads. Or yung tinatawag na piyaw. Ayun, piyaw. Yes, to protect you from any illness or misfortune. Ayun, okay. Dapat may piyaw. Madam yung ano, yung red onions. Kasi ang onion ay naging brilyante na. May tatanong lang ako, di ba, kunyari, yung feng shui, para din yung totoo ba na, naku-curious lang kasi ako eh, kasi di ba, yung mga Pilipino, paniniwala ganyong positivity, ganyan. Totoo yun na, kapag ba lagi kang may mga tao mareklamo, lagi nilang ina-utter sa universe na, ay nako, ganyan din yung reklamo ng reklamo. Totoo ba yun na, na sa feng shui din na kapag laging positive ka lang, kahit meron kang ano sa loob, yung ba, naniniwala ka lang na magiging positive lagi ang araw, kahit alam mong hindi, totoo ba yun na nakakatulong yung pagiging maswerte mo sa buhay kung ikaw ay laging, ang mindset mo ay kahit mabigat ang... Mayaman ano, ako! Yes! Okay. So, mayaman ako, maganda kasi, ako. Kasi kailangan kasi yung isip mo, ilagay mo na, ito, akin ito. Ayun. Para sigurado kahit papano eh, magdire-diretso. Pero kailangan din naman nating magtrabaho. At higit sa lahat, lahat ng ginagawa natin, dapat eh, galing dito eh. Okay, ano ang, isa-isa tayo ha, isa-isa tayo. Alex, ano ang isinisigaw mo sa universe na yon? Sana mapunta sa akin si Ivana Alawi! Woo! Ivana Alawi! Ivana Alawi! I claim it! Okay na ha, okay na ha. Totoo lang ako. Ikaw, ewan ko lang ha kung mangyayari yun. Okay, Ivana Alawi! Nagot ka sa misis mo. True love. This year, true love. True love, girl. Kada araw-araw. Okay. Parating kong sinasabi na basta peace lang ako, masaya ako, may konti akong pera, wala lang akong sakit, tama na yun. The best na yun. Kasi alam nyo, pag may sakit ka, lahat wala kang magagawa. Yes. Kanya tayo, ang paggawa ng kabutihan sa ibang tao, hindi mo na kailangan hantayin. Ibang tao na ang magsusuklid. Ako naman. Ma'am, kayo. Ano yung sisigaw mo? Wala nang sasandal sa akin. 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 Wala nang mangungutang sa akin. Wala na para sa akin na lang muna, please. I claim it. Darna. Kailan cut off niyan para alam na lang. As in, effective ba ngayon? Effective. Indeed, yesterday. Effective yesterday. Darna. Ako, pa-text pa lang gaya ako. Ni Madam Cathy, gusto ko rin good health at saka trabaho lang. Ayan. Good health talaga. Ako din. Good health kasi kapag maganda ang katawan, makakapagtrabaho ng maayos. Sige good na. Health. Thank you, Sige, papaguhin ko na. Good health. Good health ni Ivana Alawi. Yes! Eto na nga. Dahil napakaganda ng ating usapan, huwag kayong bibitaw. Makakasama pa rin natin si Madam Cathy sa pagbabalik ng TikTok! Kinalaman sa swerte itong ganitong klaseng sapatos. Ito ba ang ganitong klaseng sapatos? Okay, tumatangkad ka, pero parang ang bigat. Actually, masarap sa ilakad. Okay. Kasi feeling mo, ang taas-taas ang taas mo. Basta red, sabi nga ni Ate Cathy. Okay, marami na siyang niliwanag na mga gagawin sa bahay niyo, general. Ngayon naman ang gagawin natin, isa-isa mo kaming sasabihan kung ano ang naghihintay sa amin at dapat namin iwasan. La-la-la-la-las. Ito muna, ito muna. Kasi, age before beauty. Char! Okay. ganon! Char-char! Okay. Yung nagpagupit ng buhok, siya na mauna. Year of the... horse. Halata naman, di ba? Marami ka naman! Marami ka naman! Bukan tumawa! Pag sariling kabog, unahan mo na! Ako na! Ang year of the horse ngayon is swerte. Ito ang mga pagkakataon na pwede mong makamit yung mga nais mo. Oh my God! Pero so maari kang maglagay sa south area ng crystal to protect you from any
misfortune, pero nagbibigay ng swerte. Mm-hmm. Definitely, yung tinatawag na kaperahan mo ngayon, eh, panalo. Pwede kang bumili ng mga bagay na nilanais mo. Giniclaim ko na, wala pa. Nagtitank you na ako. Pero ang hugot talaga niya, mami, love life. Love life. Ayaw niya sabihin, eh, kami na lang. Siguro kailangan alamin mo yung kuha numbers ng love area mo. Okay. Meron ganun. So, kailangan mo ng reading, Dai. Ako ay i-re-record ko na. Ayan. Sige. I-record talaga. Okay, year of the... Year of the snake. Wooden snake. Okay. Kailangan ang southeast ng bahay mo, walang kalan. Kalan? Walang CR. Renovate. Kung maaari, huwag gamitin, pero lagyan na lang ng cure para hindi ka ma-affect. Yeah. Yeah. Diwalagin natin, walang kalan na hindi walang kalandian. Mamaya, mahal sige. Question, mag-aasawa pa ba ulit si Patty? Pangatlo na yun. Pangatlo na niya kung sakali. Although idol ko si Elizabeth Taylor, nakapito yun. Kaya may inulit siya, diba? Very tender si Pat. Pwedeng-pwede ba, Pat? Be happy. Pero swerte siya ngayon sa trabaho, sa pera. Sa pera. Limpak-limpak kang papasok, madam Kati. Biglang mga dumarating. Bakit demanding mo? Gusto mo ganyan kadami pa natin. Demanding eh. Hinuhulaan na nga eh. Gusto mo ganyan, pera? Bahala sa'yo. Bahala? Sugar daddy kita. Okay, si Alex muna. Okay, Alex. Year of the Rat. Okay. I'm October 7. Okay. Ayaw mo sabihin ng year talaga. 1972. Okay. You are a water rat. Sayang. Dagang kanal. Sayang, robot rat sana. Okay. Yung kasing rat, nasa north area yan. North, apo. Kailangan dyan eh, maglagay ka ng kahit na anong bell o wind chime. Apo. Kung may pambili naman, Piyaw from Binondo. Ano po ang pa? Piyaw. Pudogs, yun na lang si aso. Bell, sa si Piyaw. Okay. Okay. Sabi naman sa ako, sila si Bell, sa si Piyaw, pinapanagay ni Madam sa Rosertin. Pero, sa mga bars. Pero ano, prosperity star, number 9. Oh, tara. Tuloy-tuloy. Yung mga pinaghirapan niya nung araw, ngayon pwede na niya. Yeah. Ito mo na si G3. Si Corina ang huli. O, G3. 225. Talaga binulok. Okay. The girl na Luis, snake pa rin. Yes. Fire snake. Ay, fire snake. Yes. Fire snake. Take care of your heart. Oh my God, pa rin. Siya yung pinakakilig pa natin, no? Kung pati sa love life. Hindi pa rin. Sinabi ka sa akin kanina sa dressing room, di ba? Oo. Ano sinabi mo sa akin, Madam Cathy? In fairness, tinanong niya kasi yung love life niya. Oh, yan sabi ko, magkakajowa ka, kinakausap-kausap ka na. Oh my God! Ang dami kong kusin. Sino doon? Ay, ano ba? Matangos ng ilong. Matangos ng ilong. Oh my God! Excuse me, Alex. Sinabi, matangos ang ilong, hindi may tigyawat sa ilong. Matangos yan. Oo. Ito palang may kalan eh. May kalan din. Ito na si Ate Corina. Okay, o sige. Okay, ma'am. Alam mo na. Okay. Year of the Dragon, alam mo na yung taon, wag mo babanggitin. Yes! Control your emotions. Pero sabi ko nga sa'yo, yung pera mo talagang pasok ng pasok, bumabalik. Ay, talaga! Ka-ching, ka-ching! May increase na tayo sa DF! Tuloy ang sandal! May increase na sa TF! Pakita nga, ma'am. May increase sa TF. Paki-close up lang. Kasi medyo kasi... Marami daw akong pera ngayon. Yung bang tag dito, yung sponsor, papadami. Papadami. I would like to thank. Thank you, TikToks. Oo nga. So, ngayon just palang, to control your emotions, bawal hong magalit. Ay! Bali! Yan! Ay! Lahat sila palakpak. Happy silang lahat. Pwede. And, ma'am, take care of yourself. Pwede mag-glass na tanong, madam? O, sige, tanong. Ano po ba, Madam Cathy, ang swerte sa aking lalaki? Taga-ibang bansa o Pilipino? Ay, ako meron ka nang padating na magpipirmis ka na. Hindi siya foreigner. Doon lang magpapakita. Ang ganda ng trabaho nito, ma'am. Ay, salamat! Ay, salamat! Kasi baka naman, oy, may permanente ring sakit ng ulo. Kailangan may kita yan, ha? Kaya nga, wala na akong lablas. Kaya nga, kailangan yung may kinikita. Ito, parating ito. Parating ito, kay. Baka makapirma. Ito na.
And eto na. Kailangan, kasi ang hinula sa atin ni Ate Cathy, este, yung sinabi niya, reading pala, hindi hula. Yung reading niya sa amin, individual, sa aming sariling senyales. Ngayon, ano yung general na pwedeng gawin ninyong lahat sa inyong mga bahay? Pampaswerte daw? Yes. At pangpahawi, pangpatanggal ng kontra ng malas. Okay. Ang pumasok po na taon ay water rabbit. Ang rabbit po ay 1951, uulitin ko po, 63, 75, 87, 99, 2011. Ito po ay nasa haring araw na kung tawagin ay east area, maari po tayong magsabit dito ng bakal, bell, wind chime, at ang pinakamatindi po sana ay pulang kortina po para mahawi ang number 2, sickness energy, sapagkat ang sakit po ngayong taon na to ay nasa sikatan ng araw. Yun naman pong ayaw bumili, pwede naman pong magayak ng pulang lata, lagyan po natin ng 5 bato upang makatulong. At higit sa lahat, sa mga rabbit people, bumili po tayo ng pulang underwear. Kasi po ay taiso kayo o red dresses, red t-shirts, to avoid misfortune. Para sa lahat yan. In general, sa rabbit. Ay, okay. Ngayon naman po, sa swerte naman po, ang pera po ay nasa south area. Nasa horse. Ay, kakay! Horse. Oh, pwede po tayong maglagay dito ng painting ng 8 horses or painting with phoenix. Pwede rin po ang bulaklak na maganda ang kulay, matingkad. Pwede rin po dito ang red and white crystals. Doon naman po sa west area na kung nasaan ang heaven's lock, sa rooster from the west area, kailangan po natin tong lagyan ng infinity wind chime para po walang aksidenteng magaganap. Doon naman po sa tinatawag na misfortune ng taon, na makinig po kayo, ang northwest area na siyang lalagyan ng father, male political leader, at yung mga executive sa taas, ang mga police, ang mga nasa judiciary, mag-ingat po tayo sapagkat ang numero po ng Northwest, especially the dog people and the pig people, is misfortune. Kaya po, obligado ang mga lalaki ngayon, ang mga tatay, ay magpagamot ng regular. Magpagamot tatay, ng regular. Katawan. Kung ano yung madala sa lalaki. Yes, lagyan po natin ito ng bell. Maari rin po tayong maglagay ng isang lalagyan na may asin, maghanap po tayo ng metal coin sa Binondo o kung saan po kayo meron, maari rin po ang ating pera, ipatong po natin to sa asin at ilagay sa northwest. Pero ang isang pinakamabisa ay pulang ilaw or red lamp. Especially red kung red lamp. Opo. Yung ilaw ba, yung bumbilya or yung lampshade ang dapat pwede na pula? Pwede pong parehas. Ah, parehas. Sapagkat maaalis po nito ang malas, sapagkat ang northwest po ay metal o bakal, siya pong maaring tumunaw ay pula. Pulang ilaw. Wow. Okay. Nako. Talagang pulang-pula itong taon na ito. Yes. Para naman po sa northeast na nandoon ang tiger at ang ox, mag-ingat po tayo sa magnanakaw. Kasi po, ang numero nyo po ay number 3, robbery and violence. Ang kagandahan lang po, maayos din ang daloy ng pananalapi. Huwag lamang pong masyadong magtiwala sa kung malaki ang negosyo, may mga tauhan, mag-check po tayo. Ala naman pong masama at kailangan namang ayusin lahat ng bagay. Maari rin po tayong maglagay ng rhino na nakaharap sa northeast. Anong kulay ng rhino? Kulay asul po. Asul? Or rhinoceros? Yes. Meron ganun talaga. Meron sa Binondo, meron din naman pwedeng elephant. Yung tus, maaring puti, maaring asul, nakaharap siya sa northeast. Ang dami kong ganyan, sabi nga ng asawa ko, Manila Zoo ba ito? Ang dami kong mga alaga na naka, ayan na naman. Hindi naman po, yung mga alaga naman, yung mga statwa, hindi naman siya yung tuto. Ako rin, nagbadala ako ng rhino sa asawa ko. Hindi naman ganun. Ang isa pong pinakaswerte sa horoscopic is from the southwest. Ito po ay binubuo ng Year of the Monkey at Goat. Victory star po sila ngayon. Wow. Number 1. Ito po yung panahon na kusang lumalapit ang tagumpay. Fame, money. Pero dahil tinatamaan ito ng kaprasong tree killings, mag-iingat pa rin po sa pagmamaneho at sa pagpirma ng mga papeles. Kontrata, ganun din ang snake at dragon, ha? Dahil kailangan, dahil quarreling area, huwag basta-basta pumipirma. Pero yung pumapasok ng mga pera,
Yun ang maganda. Dito ako didikit na lang. Oh, dikit ka sa akin. Check. Dikit ka lang sa akin. We're friends. Ay, magpautang kayo. Ah. Ayun, ang importante. Ngayon ito, kulay ng administrasyon ay pula. Ang ibig bang sabihin ay... Definitely. Siswertihin ng administrasyong ito sa gobyerno. Kung hindi ako nagkakamali, ah, parang rooster siya. Rooster. Ang ating presidente. Oh, heaven's luck, definitely. Wow. Basta take care of his body, take care of the people sa paligid niya, and definitely, baka magawa niya lahat ng nais. Red ang color ni Bongbong, pasok na pasok. Kanya lang, syempre, sa mga taong nasa paligid, pag-ingatan. Ayun. Pagdating naman sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi hindi ba sabi nila nagkakagulo ngayon ng economic ano, 'di ba? Economic team. Magulo pero kung napansin mo, ang daming nag-iimbita sa kanya. Ito na ibang siguro bansa. Yung panahon na maaari tayong mabalik at magkaroon ulit ng magandang pag-asa. Madam Cathy, ano naman po ang aabangan ng mga Pilipinong magagandang mangyayari this year? Usually po katulad po na sinabi ko, dahil ang rabbit, pag year of the rabbit, 75% ideal. Ano ito? Nagkakaroon ng pagkakataon ng mga taong lumabas at makapaghanap buhay muli. Nice. Kasi kung mapapansin mo ang rabbit, tahimik eh. Hindi siya ganung... Kaya nga sa isang taon, dire-diretso ang economy. Ngayon lang siguro, kailangan nang mag-motivate yung mga tao. Parang kung napansin mo, nag-uunti-unti nang nagbubukas ulit lahat eh. Yes. Sana magtuloy-tuloy na. And I hope so. Kasi... Kasi na, kanina sinabi mo, pulang kulay. Eh, di ba ang kulay ng presidente? Pula. Red. Ano pong masasabi nyo sa mga relasyon in general? Ano relasyon? Relasyon in general. Maaring may mga cheating. Pero kasi ang love area, o ang romance, travel, scholastic academics, nasa gitna ng lugar. Nasa gitna ng bahay. Maaari tayong maglagay ng lotus. A lotus? Okay. Anong kulay ng lotus? Pwedeng iba-iba ang kulay. Pwedeng white. Bilad muna natin sa araw ito upang ma-enhance. O yung tinatawag pa rin na pagka kasi sa larangan ng pag-ibig, Year of the Rabbit, talagang marami pa rin ngayon taon na to. Hindi lang naman ngayon, lagi naman yan. Lagi naman. Siguro bigyan natin ng pagkakataon ang mga asawa nyo. O kasi ako, wala akong asawa. Hindi ka nag-iisa. Bigyan siguro ng nagpahala. Bigyan siguro ng oras. O yung tinatawag na atensyon para maging maayos ang lahat. Paano po ba kayo ayusin? Ang daming problema ni Alex. Sorry po, sorry po. Nadala lang po ako sa emosyon. Okay na pala. Alam mo, kailangan mo na magbayad. Oh, sorry, sorry po. Okay, magpapasalamat tayo. Siyempre kay Ma'am Ate Cathy. Maraming salamat. Welcome po. Thank you very much. Ganda na kanyang mga balita sa atin lahat, ha? Oo. Kaya tayo magiging masagana daw ang ating ano mga karera. Oo. Mamaya magpapasaboy ako ng pera sa pagbabalik yan ng TikToks! Tunay na pera, hindi yan, ha? Studio, hindi ko magana aircon. Pero ito ang sabi nila, habang sinasabi mo parate, manifestation. Yes. Mayaman ako, mayaman ako, mayaman. Super! Super! Healthy ako, healthy ako, healthy ako. Yes. Ganun parate. Yes. Healthy and wealthy. Healthy, wealthy, wise. At saka tapos si Alex, ano nga ulit yung sa'yo? Iba na alawi, iba na alawi. Iba na alawi, iba na alawi, iba na alawi. Ako, love, love, love. Yes. Yeah. Ayan ha, basta handa na kayo. Basta para sa akin, kailangan talaga ang kabutihang loob at pagtulong sa iba ay araw-araw, hindi lang sa Chinese New Year. Kaya naman, iniisip nyo pa lang amin ang pinag-uusapan. Kasi pag-usapan na ang dapat pag-usapan. Pero sa trip ha, walang kasalan. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. Kaya sama-sama tayo tuwing Sabado sa TV5, sa 1PH at mapapakinggan nyo rin to sa Radyo 5. Nag-iisa at napakagandang